Nagsimula ka sa TV. I mean, paano ka nag... When you started writing, paano ka nag-penetrate sa television? Television. Ito pa yung kwento. So, nagsusulat na ako ng nobela, no? And then, dahil sa college, kailangan mo mag-OJT. So, nag-OJT ako sa Dulaang Balintataw kay Cecil Guidotti Alvarez, no? Meron siyang pinoproduce dati na Balintataw TV. So, nag-OJT ako as PA. Doon sa Balintataw office, may mesa doon. Tapos yung mga script ng mga writers, iniiwan doon. Okay. Kasi pupunta yung mga director, sila Mario J, sa mga Langit Nawa, di ba? Sila Lupita Kasiwara. Tapos kukuha sila ng scripts doon, tapos babasahin nila. Kumuha ako ng isa. Inuwi ko, tinignan ko uli. Kasi at that time, hindi pa uso yung masyado yung mga workshop, tsaka hindi pinag-aaralan ng script writing. So, inaral ko, sabi ko, ganito pala magsulat ng script, sumulat ako. Okay. Hindi ko nilagay yung pangalan ko. Kinabukasan, parang after a few days, pumasok ako, nilagay ko yung script sa hilera. Okay. May dumating na director, kinuha niya, binasa niya. Yung mga scripts, mga bagong scripts. Mga bagong scripts yan. Tapos open to get lang. Oo, pupunta yung mga director, kukuha sila, tapos babasahin nila kung ano yung gusto nila. Oh, okay. Galing, galing. So may pumuntang director, nakita niya yung script ko, basta randomly, kumuha lang siya. Umupo siya, binasa niya, basa-basa. Tapos nakikita ko siya habang nagpupunas siguro ako ng ano. Parang ganun lang. Punas-punasan ko, no? Punas-punasan, gumaganyan-ganyan ako. Tapos maya-maya sabi niya, tumayo siya, gusto ko to! Ayan. Pero walang pangalan mo? Pero walang pangalan ko. Kaya lang, sino nagsulat dito? Wala, wala. Sabi ko, akin po yan. Ayan. Doon ako nagsimulang mag-sulat. Yung particular na... Na script na yon sa tahanan ng aking ama na dinirect ni Direk Suifold with ay nanalo ng CMMA na best drama anthology series noong panahon na yon. I think 1988-89 wow. Sa Balintataw TV. Tapos dire-diretso na yon. Dire-diretso na yon hanggang nakarating ako ng Viva. Mm-hmm. For nagsulat ako sa kanila ng matagal and then kinuha kami ng GMA. Nag-AD ka pa, di ba? Kay Jay Alterejos. Tapos, kasi si Jay Alterejos, kaibigan ko. Okay. At that time, alam mo naman si Jay Alterejos, di ba? Halimbaw. Bait nun. Ang bait nun. Tapos, ako lang ang pwedeng mag-AD sa kanya dahil magkaibigan kami. Tapos, may nabalitaan ako na may talent na hindi marunong. Na kumadraw na yung role. Saan mo ko kuha yan? Nasa Google. Nasa Google. Ginugol ko. Jay Alterejos AD. Tapos ikaw daw yung umarte. Oo, ako yung pinaarte. Doon ka umarte ka. Bakit? Ano ko gagawin ko dyan? Basta umarte ka. So, arte ko. Bakit hindi mo bakit hindi mo napagtripa na mag-character actress or magdire-diretsong ng artista? Mas gusto mo talaga magsulat? Kasi pag tumitingin ako sa salamin, parang sabi ko, hindi naman ako masyadong artista. Di ba, sa totoo lang tayo? Sabi ko, parang mas sa pagsusulat na lang ako, di ba? Okay. Okay, okay. Sige, sige.